Ang American thriller movie na pinamagatang Obsession ay ipinalabas noong 2019. Tungkol ito sa isang lalaki na sinapit ang mapait na wakas dahil sa pag-angkin ng pag-aari ng iba. Sakay ng isang bus ang lalaking nagngangalang Sunny, papunta ito sa Louisiana Bayou para mag-apply ng trabaho at hanapin doon ang kanyang kapalaran. Nang makarating ang bus sa destinasyon, pumasok si Sunny sa comfort room at nag-ayos sa sarili, sa kanya pinuntahan ang shop na inirekomenda ng kanyang kaibigan na naghahanap ng mekaniko. Nakausap ni Sunny ang manager ng shop at sinabi ng manager na may nakuha na silang bagong mekaniko, pero ang totoo hindi lang nagustuhan ng manager si Sunny. Nanlulumong lumabas sa shop si Sunny, naghanap pa rin ito ng mapapasukan subalit wala itong makita hanggang inabot na ito ng dilim, dahil hindi niya kayang magbayad ng lodging house, naupo na lamang siya sa isang sulok para doon magpalipas ng gabi. Samantala sa isang kalye na malapit sa kinaroroonan ni Sunny, isang matanda ang inatake ng patalim ng isang lalaki. Lumaban ang matanda pero hindi siya tinigilan ng lalaki. Nang akma na nitong sasaksakin ang matanda, dumating si Sunny, natakot ang lalaki at mabilis na tumakbo. Nagpasalamat agad ang matanda na si George sa pagligtas sa kanya ni Sunny sa holdapper. Nag-alala naman si Sunny nang makita niyang nasugatan ito sa katawan. Ilang sandali lang dumating ang mga pulis at ambulansya. Sa pag-iimbestiga ng pulis, sinabi ni George na hindi niya kilala ang holdapper na umatake sa kanya. Maya-maya nag-aala lang dumating ang asawa ni George na si Larissa, isang Russian at mas bata kay George. Ipinakilala ni George ang nagligtas sa kanya, agad namang nagpasalamat si Larissa kay Sunny. Nang malaman ni George na naghahanap ng trabaho at walang matutuluyan si Sunny, niyaya niya ito sa kanilang bahay para kumain at mag-usap. Matapos nilang kumain, nabanggit ni Sunny na magaling siya sa pag-aayos ng mga sasakyan. Nagkataon namang may farm repair shop si George na isinara muna dahil sa hindi na kaya ni George ang mabigat na trabaho. Kaya inalok nito si Sunny na maging mekaniko sa kanyang shop. Natuwa si Sunny sa narinig, kaya tinanggap agad niya ang alok ni George, subalit hindi maiwasan na mapatingin si Sunny sa magandang asawa ni George. Habang nasa kwarto ng bodega si Sunny, naririnig niya ang usapan ng mag-asawa sa kabilang bahay. Nag-aalala si Larissa na nagtiwala agad si George sa hindi pa nila lubos na kilala. Sinabi ni George na ibig lang niyang tumulong sa tao dahil naranasan din nila ang maging mahirap. Kinaumagahan, itinuro ni George ang shop na pagtratrabahuhan ni Sunny at mga gagawin nito. Agad namang nagsimula si Sunny na mag-ayos sa shop. Sa pagdaan ng mga araw, napapatingin si Larissa at nakikita nito na masipag at marunong sa trabaho si Sunny. Ganun din si Sunny na nakasunod palagi ang kanyang mga mata sa angking kagandahan ni Larissa. Hanggang mahalata na ni Sunny na malimit siyang pinagmamasdan ni Larissa. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, ramdam ni Sunny na may pagtingin sa kanya si Larissa. Isang gabi na maalinsangan, lumapit sa bintana si Sunny para magpahangin. Nakita niyang nasa may bintana din si Larissa, na parang nababalot ng kalungkutan dahil sa mga bagay na hindi na kayang ibigay pa ng kanyang matanda ng asawa. Minsan habang nasa shop si Sunny, pinagsabihan ito ni Larissa na kung gusto nitong tumagal sa trabaho, ay tigilan nito ang patingin-tingin kay Larissa. Sinabi ni Sunny na wala siyang ginagawang masama dahil nahuhuli din niya si Larissa na tumitingin sa kanya. Napangiti si Sunny, alam niyang kinakabahan lang si Larissa, pero halatang gusto rin ito ang nangyayari. Itinuring na ni George na parang pamilya si Sunny kaya tiwala ito, pero lingid kay George habang magkakasama sila, lihim ng nagkakaunawaan si Sunny at ang kanyang asawa. Isang gabi nang matapos silang kumain, nagiyaya si George ng inuman at inutusan nito si Sunny na kumuha ng baso at yelo. Sa kusina habang naghuhugas ng mga pinggan si Larissa, dumikit sa kanyang likod si Sunny at hinawakan nito. Nagulat bahagya si Larissa pero wala itong ginawa para tutulan ang ginagawa sa kanya, bagkus nagugustuhan pa nito ang kapangahasan ni Sunny. Hanggang sumigaw na si George kung bakit ang tagal kumuha ng baso ni Sunny, saka pa nito binitiwan si Larissa. Dahil sa sigurado na si Sunny na gusto rin siya ni Larissa, hindi na ito mapakali. Ibig nitong tuluyan ng maangkin si Larissa. Naisip niya ang pulang kotse na planong iregalo ni George kay Larissa. Naghanap si Sunny ng pyesa ng kotse para maayos na ito. Sa kanya ipinabili kay George ang pyesa sa isang malayong car parts supplier. Laking tuwa ni George na may nahanap ng pyesa si Sunny kaya nagmamadali itong umalis. Tinanong ni Larissa kung saan papunta si George. Sinabi ni Sunny na may bibilhing pyesa ng sasakyan at mga 4 oras pa bago ito makabalik. Paalis na si Larissa nang pigilan ito ni Sunny. Sandaling nabigla si Larissa. Maya-maya ito na ang kusang lumapit at nagpaubaya sa ibig mangyari ni Sunny.
Nang makabalik si George, sinabihan ito si Larissa na sumunod sa kanya sa shop. Matapos maayos ni Sunny ang kotse, sinubukan itong patakbuhin ni George nang makalayo ito. Sinabi ni Sunny na walang dapat makaalam sa kanilang ginawa. Pero sinabi ni Larissa na kalimutan na ni Sunny ang nangyari dahil hindi na siya papayag na maulit pa na pagtaksilan niya si George. Natuwa si Larissa nang malaman niyang regalo pala sa kanya ni George ang kotseng iyon. Isang gabi, habang masayang nagkukwentuhan si George at Sunny, nagpaalam si Larissa na mauna na siyang matulog. Ilang oras ang dumaan, nalasing na si George at nakatulog na lang ito sa sofa. Umakyat si Sunny at pagdating niya sa kwarto ni na George, naroon si Larissa na naghihintay sa kanya, habang walang kaalam-alam si George na naulit muli ang pagtataksil ni Larissa. Nang matapos sila, nabanggit ni Larissa na kaya niya pinakasalan si George, ay dahil nag-iisa na lamang siya at walang matutuluyan. Pero mula noon, pakiramdam niya parang ibinahay siya ni George sa isang sementeryo. Habang tumatagal, walang kamalay-malay si George sa milagrong nangyayari, lalo pa itong nagtitiwala dahil maayos sa trabaho si Sunny. Katunayan itinuro ni George ang malawak na lupain na kanyang nabili, na ilang buwan na lang palalagyan na ng gobyerno ng Diversion Road ang harap ng kanyang lupa at magiging daanan na ito ng mga tao. Nakapag-loan na siya sa bangko para itayo ang bago niyang negosyong motorsports park, food court at casino na siguradong dudumugi ng mga customer. Kaya ibig ni George na wag nang mag-isip pang umalis sa kanila si Sunny dahil walang ibang makakaagapay si George sa negosyo. Sinabi naman ni Sunny na hindi muna ipinaalam kay Larissa para sorpresahin siya ni George sa kanyang plano. Natuwa si Larissa, sinabi nitong matagal na niya yung pangarap at pwede silang dalawa ni Sunny ang magtamasa kung mawawala si George. Nabigla si Sunny pero hindi siya papayag na patayin nila si George para lang makuha ang pag-aari nito. Itinanggi ni Larissa na ganun ang ibig niyang sabihin, ang gusto lang niya ay magsama na sila ni Sunny. Laking tuwa ni Larissa nang ipakita na ni George ang planong nitong motorsports park at casino na siguradong hindi lang basta-basta ang kanilang kikitain, hanggang dumating ang araw na magsimula na ang konstruksyon nito sa lupa ni George. Subalit simula noon, nakakaramdam na ng selos si Sunny dahil hindi na siya pinapansin ni Larissa, kaya naisip ni Sunny na gawin na niya ang ibig ni Larissa na alisin na sa kanilang landas si George. Habang abala si George sa itinatayong motorsports park, isinama ni Sunny si Larissa sa shop at sinabi ni Sunny ang kanyang plano, na habang nag-aayos sila ni George sa ilalim ng traktora, hihilahin ni Larissa ang humahawak ng kadena para bumagsak at lalabas na aksidente ang lahat. At nang isagawa na nila ang kanilang maitim na balak, namatay si George subalit kasamang naipit ang kamay ni Sunny. Pinaalis niya agad si Larissa para hindi ito maabutan ng mga pulis. At nang makasigurado na si Sunny na nakarating na sa grocery si Larissa, saka na ito tumawag ng tulong sa mga awtoridad. Ilang oras ang dumaan, naabutan ni Larissa na may mga pulis na sa kanilang bahay, humagulgul ito ng iyak sa bangkay ni George. Matiwasay na nailibing nila si George at mula noon, bagamat patago pa rin ang kanilang relasyon, malaya na nilang nagagawa ang ibig nila sa lahat ng oras, sila na rin ang nagpatuloy sa pag-aasikaso ng itinatayong motorsports park ni George. Subalit ang hindi nila alam, lihim na nagmamasid lamang sa kanila ang imbestigador na si Crawford dahil sa paniniwala nitong hindi aksidente ang nangyari. Tumawag si Crawford sa telepono at sinabi nitong kailangan pumunta ni Sunny sa police station ng kinabukasan para sa ilang katanungan. Kinabukasan, maagang inihatid ni Larissa si Sunny sa police station, nag-aalala naman si Larissa kung bakit pinatawag ng mga pulis si Sunny. Nang mga oras na yun nagmamadaling pumasok si na Crawford sa shop ni na Larissa para muling mag-imbestiga sa pinangyarihan ng aksidente. Makalipas ang ilang oras, bumalik si na Crawford sa police station at inimbestigahan si Sunny, ipinakita ni Crawford na hindi aksidente ang nangyari, may nakita silang tali roon na maaaring ginamit ni Sunny na panghila para bumagsak ang traktora. Isa pang malakas na ebidensya kung bakit dalawang beses bumagsak ang traktora, na tumutugma sa autopsy report, dalawa ang nakitang tama ni George, isa sa katawan at isa sa ulo. Pero itinanggi ni Sunny na ganun ang nangyari, nanindigan pa rin ito na aksidente lang ang lahat. Dahil wala pang kaso, pinauwi muna nila si Sunny. Sa bahay, sinabi ni Sunny na may ebidensya ang mga pulis na dalawang beses bumagsak ang traktora. Naalala ni Sunny na hindi agad noon namatay si George sa unang bagsak ng traktora. Humihingi ng tulong pa noon si George ng iposisyon ni Sunny at muli nilang pinabagsakan ito, kaya naipit ang kamay ni Sunny. Labis na nag-aalala si Larissa, sinabi nitong natatakot siyang makulong. Ayaw niyang makulong hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa dinadala niyang anak nila ni Sunny. Nabigla si Sunny sa narinig na buntis si Larissa. Ganun pa man natuwa si Sunny at nangako itong hindi niya pababayaan si Larissa at ang kanilang magiging anak.
Nang gabing iyon hindi makatulog sa kakaisip si Sunny, at sa pagputok ng araw, maagang sumuko ito sa police station, nagsinungaling ito na siya lamang mag-isa ang gumawa ng krimen. Inamin itong tama ang teorya ng mga pulis na ginamitan nga niya ng tali para bumagsak ang traktora, kaya nagawa niyang patayin si George dahil ibig niyang ligawan si Larissa. Nang magising si Larissa, isang sulat na lamang ang kanyang nakita, sinabi ni Sunny na aakuin niya ang lahat sa mga pulis nang hindi na madamay pa si Larissa. Gagawin niya ang lahat para patunayan ang pagmamahal niya kay Larissa at alang-alang sa kanilang anak. Ibig din ni Sunny na lumaki ang kanyang anak na matikman ang kasaganahan, hindi katulad niya na lumaking mahirap. Sa pagdaan ng mga taon, sa kulungan, nawawala ang kalungkutan ni Sunny kapag nakakatanggap ito ng sulat galing kay Larissa kasama ang larawan ng kanilang anak. Dearest Sunny, I think about you all the time. Sinasabi ni Larissa na miss na niya si Sunny, palagi niyang ipinagmamalaki sa kanilang anak ang sakripisyong ginawa para sa kanila ni Sunny. Subalit ang katotohanang hindi alam ni Sunny, wala siyang naging anak dahil hindi totoong nabuntis noon si Larissa. Hinihingi lamang ni Larissa sa isang babae ang mga larawan ng anak nito, na siya namang ipinapadala ni Larissa kay Sunny. Hindi rin totoong mahal ni Larissa si Sunny dahil matagal ng planong ipapatay ni Larissa si George sa lalaking tunay na karelasyon nito. Lumalabas na ginamit lang ni Larissa si Sunny para tuluyan nang mawala si George. Samantala, dumating na ang araw ng kaparusahang kamatayan ni Sunny, sa huling sandali dala-dala pa rin ito ang larawan ng inaakala niyang anak. Sa katapusan, masayang pinagmamasda ni Larissa ang kanyang matagumpay na mga negosyo at mga pag-aaring naiwan ni George. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ang shoutout po ay sa susunod na lang po nating video. Gabayan po sana ng may kapal ang lahat ng kababayan nating OFW. Ingat kayo palagi.